Yan, magandang umaga po, magandang araw ng Lunes. Ngayon po ay dito po uli ako mananahalian sa loob ng aking bedroom. Sapagkat sunod-sunod po ang mga webinars at dito na po nakaset ang aking ang aking working place sa loob ng aking kwarto. Bale, 1/3 ng kwarto. Ito yung ginagamit kong parang pinaka-opisina. Pero pag tanaw mong ganyan, yung 2/3 kama. Ayan. So, ngayon pong tanghalian ay niluto po ng aking kasama sa bahay. Ay, ang isa pa rin po sa paborito ko pong pagkain. Ang beef con vegetables. Itong beef na to ay maninipis na hiwa na nilagyan ng ampalaya at talong. Alam naman natin kung ano ang nutrients na pwede nating makuha sa beef. Mayaman yan sa protina at maganda sa katawan ang beef kung pinipili natin talaga yung mga malamang bahagi. At ito ay madali lang uyain sapagkat ang paghihiwa nito ay manipis na manipis. At ang gulay naman po ay hiniwa din ng pahaba o parang maiba. Tararan! Ito po ang aking tanghalian ngayon. Ayan po. Kita nyo po ang hiniwa-hiwang maninipis na karne ng baka. Tapos po, ayan po ang mga gulay. Ang gulay nito dalawa lang, talong at ampalaya na hiniwa ng strip. Tapos po, paano ba ito niluluto? Ito ay maraming bawang, sibuyas at luya. Sadyang nagpapasarap. Iginigisa po ito, sauteed. Pagka po mapula na ang bawang sa kaunting mantika, ilalagay na ang sibuyas. Yung iba naman ginagawa, inuuna yung luya, saka ilalagay yung bawang sibuyas. Yung iba naman sinasabay-sabay. Ako po, pag nagluluto po ako ng ganito, ay gusto ko po yung inuuna yung bawang at pag medyo mapula na, tsaka ako po inilalagay ang sibuyas. Tapos, paglanta na sila si bawang at sibuyas, akin pong itinatabi upang ilagay ang luya. At kung lanta na ang luya, pinaghahalo-halo ko na silang tatlo. Kapag ka po sangkutsyado na ang bawang, sibuyas at luya, ilalagay na po ang karne na hinugasang mabuti. Maninipis lamang po dapat ang hiwa. Ayan. Para pong beef tapa lang. Ganyan lang po ang hiwa. Maninipis, no? Parang pang beef tapa talaga. Tapos po, hindi naman po katagalan para maluto ang baka. Kapag ka po ito ay naluto na, sangkutsado na, nakita nyo, sumuot na po yung lasa ng bawang sibuyas at kamat at bawang sibuyas at luya sa karne, nilalagyan na po yan ng panimplang bagoong. Ayan, lutong Ilocano po ito. Pero pwede rin naman pong patis ang ilagay nyo o kaya ay asin. Pero ito po, amoy bagoong isda. Fish sauce po inilagay dito. At ng timplado na po, ang karne, lalagyan lang po ng bahagyang-bahagyang kalahating basong tubig. At pag nag-boil na siya, lumabas na talaga yung lasa ng karne, saka pa lang po ilalagay ang gulay. Ayan, ganyan po ang hiwa ng gulay na ganito. Ayan, mahahaba. Yan po ang ampalaya at talong. Ang talong na maganda sa puso at maganda sa mga diabetes na kagaya ko. Ganon din ang ampalaya. Ayan, mga pagkain po yan ng mga matataas ang sugar at saka ng matataas ang blood pressure. Maganda rin po ang baka. Huwag lang po kakain ng maraming karne. Tama lang po yung kaunti kagaya nito. Kagaya po nito, ang 1/3 ang 1/3 po nito ay rice. Pagkatapos nilagyan ko po ng isang siling pula, yung labuyo, aking hiniwang tadta, nilagay ko po sa ibabaw ng kanin or ng rice. After nyan, saka ko po inilagay itong beef and vegetables. Para sa pagkain po, medyo maanghang. Sa panahon ng COVID, ang lagi ko pong tinatandaan, hanggat maaari po tayo po ay kumain ng mga maanghang. Kung kaya po natin ang kinakain natin, laging may luya, may paminta, may sili, that's the best po. Tapos po, instead na iinom ka ng soft drinks o ng malamig na tubig, ito po ay masarap pong inuman ng nilagang luya. Araw-araw po akong naglalaga ng luya. Lalagain mo po iyon at iyon po ay pwede mong inuming plain
At pwede rin naman po itong lagyan ng kaunting honey. Pero ako po kasi ubos na po ang stock kong honey. Kaya plain na lang po na pinaglagahan ng luya para po iwas COVID po tayo. Maganda po yung sa katawan, mainit. Ganito po, nawala na po akong honey na panglagay po sa luya. Ay, naramdaman ko talaga, no? Wala na ngang honey. Wala nang sweetify honey. Wala pang honey bee. So, thank you so much po. Kain na po tayo. Lagi po tayong kumain ng gulay, kahit may isda, isda at gulay, karne at gulay, o kaya purong gulay. Kasi kailangan po natin yung maging mas malusog araw-araw upang tayo po ay manatili pong healthy. Ayan lamang po. At sana po, kung wala naman po tayong beef, wala naman pong problema yun. Kahit po ang gulay na ampalaya at saka po talong, ay maaari po nating lagyan ng masustansyang sardinas, lalo na po yung maanghang. Kahit po yung hindi maanghang, masarap din po itong lagyan ng sardinas. Pero pag sardinas ang ilalagay dito, hindi po ako naglalagay ng luya. Bawang lamang po at saka sibuyas ang aking inilalagay kapag sardinas po ang aking inihahalo sa gulay. Pwede po itong lagyan ng paitalong, ayan, ampalaya, at pwede nyo pa pong dagdagan ng iba pa pong gulay. Pwede lagyan ng dahon ng malunggay, dahon ng sili, dahon ng ampalaya. Thank you! Happy eating! Happy lunch! God bless you!